Hello guys! Good morning! Ngayon po ay mag-gardening ako. Yan, maganda ang panahon. Yes, yan, may araw. So, yan, bumili po ako ng mga lupa. Lupa, hindi yung mga panglagay sa paso lang po. Hindi po yung anuhan ng bahay. Yes. Yes, dahil sa malapit ng spring ngayon, umpisahan ko ng mag-garden. Ang una kong gagawin ay magka-cut, magti-trim ng mga vine ng mga grapes ko. Yeah, apat yung aking grapes na tanim. So, iti-trim ko siya para pagdating ng summer, yan, magbubunga siya. Okay, let's go! Hello guys, good morning. Yes, today we have a nice weather. Yes. Today ay mag-gardening po ako. Yes, kaya bumili po ako ng mga soil para sa aking mga pananim, para sa aking mga tanim na halaman. Pero ngayon po, ang aking pong gagawin ay magti-trim ng aking grapes, ng mga vine ng aking grapes. So, let's start! Yeah, ipakikita ko sa inyo yung aking mga nabiling soil. Ibat-ibang klase siya para sa ibat-ibang klaseng halaman. Okay guys, salamat! Yan ang mga binili kong mga soil. Yeah, I bought some soil. Yeah, this one is for the vegetable. Yan. Yan. Nilagay ko, binili ko ay yung bio. Yan. Wala siyang fertilizer o fertilizer na masama sa katawan. Yan. At meron din tayong para sa mga lemon. Yan, agrum. Lemon, mandarin, yes. At meron din po tayo para sa apple kasi medyo namamatay na yung apple ko. Dalawa yung puro ng apple ko. So, yan. Yes, yan yung aking mga nabiling soil. Yan, mga natural siya. Mga siguro mga dumi ng hayop yung mga fertilizer niya na nakalagay. So talagang maganda sa halaman para sa agro. Yan. Yan is para sa mga lemon, mandarin, at ito ay para sa mga namumulaklak at pwede rin sa apple. Lalagyan ko siya. At ito naman po ay para for the vegetable. Yan, mga kamatis, salad, carrots, at pwede rin sa halaman like lavender and roses. Yan. Okay, umpisahan na natin ang pagtitrim ng aking grapes. Ito ay yung isa kong grapes. Yan. Yan siya. So, ikakat ko, ititrim ko yung kanyang mga vine. Yan. So, pag sa winter, ay no, isa pa. So, pagdating ng spring, yan, magdadahon na siya at magkusa ng tutubo ang kanyang mga stem. Ito pa yung iba kong mga grapes. Yan, so mahaba na yung kanya mga stem na dapat tutulin. Yan, ito pa, so pangalawa, ito yung pangatlo. Ito yung muska, black ang grapes niya. Ito naman ay yung green. Yung isang pinakita ko nung una is Italian grapes. Yan. Yan, green ang bunga nito. So, ito pa naman yung isa. Punta tayo doon sa isa.
Ito siya. Yan. So, umpisahan na natin ang pagkat ng ating pag-trim ng ating grapes, okay? Ng stem, ng vine. Yan, dito muna tayo mag-start sa aking Italian grapes. Yan. Nasa pasulang siya, pero yan, gumagapang siya. Okay? So, dapat ganyan. Pwede mo rin itong itanim. Tinatabi ko itong mga ito para sa aking fire, sa chimney. Dapat kasi talagang trim-trim siya para marami siyang bunga. Tapos na tayo dito sa isa. Yan, bali yan na siya. Yan. So, punta naman tayo sa kabila. Punta tayo dito. Yan, dito naman tayo. Yan. Mas marami yung mga mahaba yung mga see? Mas mahaba siya. See, mas may edad na to. Kailangan putulin lahat para kapag springtime na, magsisimula na siya magdamp ulit at umubo. Yan. Pinuputol natin yung mga stem niya para maging maaliwala siya at yung daloy ng kanyang pamumulaklak makuha lahat ng nutrient ng puno. Yan guys, natrim ko na tong another two, yan. So punta naman tayo sa kabila. Yan, pang-apat kong grapes. Yan. Ito yung green at ito naman yung black muska. Matamis ang kanyang mga bunga. Okay? Punta tayo sa kabila. Ito guys, naputulan ko na tong pang-apat. Yes, yan. Palang natira. Ayun. Ayan. So, yan siya. Yan na ating grapes. Yan. Sana magbunga sila ng marami sa season nila. September ang kanilang season. Yan, yan guys. Ang lahat ng naputol ko sa aking mga
sila. Ikakat ko sila ng maliliit para sa aking chimney kasi mabango siya. At pwede rin siya sa gamitin pang barbecue. Yes. Ayan na guys. Naputol ko na, na-trim ko na lahat ang mga vine ng aking grapes. Yan na sila. Yan na siya. Here they are. Yan na siya. Yan ang aking two grapes. Tapos punta tayo sa iba. Ito yung nasa paso. Yes, yan. Italian grapes. At yung isa ay nandoon. Yan. Sila ng maliliit para sa aking chimney. Okay guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa aming garden. Hanggang sa muli po, ito po si Stella Desclavel. Thank you. Please subscribe and click the thumbs up and ring the bell. Marami pong salamat. Tapos na tayo. Natapos na natin ang pagtitrim ng aking mga grapes. Okay, hanggang sa susunod.